Mga mahal naming tagapakinig, narito na ang panglimang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Asunto! Sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Ay, kagawadasyong, talaga bang hindi na iaatras nila Benito at Ambreng ang demanda nila? Eh, hindi na raw. At balita ko, pati sinapining at kulasa, ay magsasampa daw ng kaso laban sa akin. Ah, naku. Anong kaso naman ang isasampa sa'yo ng dalawang babae na yon? Eh, latrit daw. Naku, nagkapatong-patong ng asunto ko haling pilang. Ah, eh bakit hindi ka nalang humingi ng tulong kay Dubino? Ay, naku. Ayaw ko nang lumapit sa kanya. Dahil pinagalitan pa ako nang nagpunta ko roon. Ah, ganun ba? Ay nako, talagang pinagkaisan ka na kagawad. Wala ka ng kakampi. Talagang si Vice Mayor na lang ang tanging pwede mong hingian ng tulong. Oo, aling pilang. Kaya bukas na bukas din, babalik ako sa opisina niya para ihanap niya ako ng ibang abogado. Kundi makukulong ako, lalo akong kakantsawan ni Karyong. Ay nako, kailangan manalo ka sa kaso kagawad. Ang hingiin mong abogado, yung di kampanilya. Oo, aling pilang, hindi ko pwedeng ipagwalang bahala ito. Delikado talaga ang lagay ko. Ay, Benito, Ambreng, nasaan kayo? Ay, nandito ako, Kapitan. Eh, bakit ikaw lang ang nandito? Nasaan si Benito? Hi, Cap! Inutusan ko si Benito na bumili ng kape sa tindahan ni Kagawad ang Hiling dahil baka hihiling ka ng kape sa akin eh. Wala na akong matimpla. Eh, ganun ba? Eh, sige. Hintayin na lang natin dumating dahil may importante akong sasabihin sa kanilang dalawa ni Ambreng. Ay! Kumusta na pala yung kaso na isinampa namin sa korte laban kay Kagawad Asyo? Eh, kasado na ang lahat. Wala na kayong problema. Dahil abogado ng gobyerno ang abogado ninyo. Eh, si Kagawad Asyo ang may problema. Malaki ang problema niya ngayon. Dahil wala pa yata siyang abogado. Ha? Bakit wala pa? Hindi ba siya binigyan ni Vice Mayor? Eh, balita ko kasi. May sakit daw yung ibinigay sa kanya na abogado. Eh, iwan ka kung kwan. Nakakuha na sila. Pero wala pa yata hanggang ngayon. Hoy naku, paano yan? Ay, hihintayin ng korte na makakuha siya ng abogado. Sana manalo kami para makulong ang Kagawad Asyo na yon. Ay, ngayon, nasa inyong kami na kung gusto nyo siyang makulong. Ay, ayaw ko nang makialam dyan. Naku, hindi kami atras, Kap. Tuloy ang laban. Dahil napakayabang niya. Kaya dapat na mabigyan siya ng leksyon. Kagawad, manong sinabi sa'yo ni Vice Mayor? Eh, malas na naman ang lakad ko sa araw na ito, aling pilang. Ah? Eh, bakit mo namang nasabing malas, Kagawad? Ano bang nangyari? Eh, hindi ko naman nadatnan si Vice Mayor sa opisina niya. Pinababalik uli ako bukas ng sekretarya niya. Ah? Na naman? Eh, naku,
Malaking problema na yan, kagawad. Oo nga eh. Kailangang magaganti ako, Aling Pilang. Gagantian ko si Karyong. Gaganti ka, kagawad? Paano? Nakausap ko yung sekretaryo ni Vice Mayor. May itinuro sa akin para makaganti ako. Ano yung itinuro sa'yo, kagawad? Kayong dalawa ni Bunjeng ang utusan ko na gumawa ng paraan. Para makaganti ako. Ano nga yung naisipan mo, kagawad? Sabihin mo na kagad sa akin. Tawagin mo si Bunjeng para maituro ko sa inyo kung ano ang gagawin ninyo. Sige, sandali lang at tatawagin ko siya. Bunjeng! Halika rito! May mahalagang sasabihin sa atin si Kagawad Asyong. Nasaan na siya? Walang sumasagot. Talagang ganyan yan kung minsan. Sandali lang ha. Bunjeng! Kain na tayo! Anong ulam? Ayan na, Kagawad. Papalapit na siya sa atin. Sabihin mo kagad kung ano ang gagawin namin. Bunjeng, alam mo na ang gagawin natin? Oo, Lola. Sabi ni Kagawad Asyong, pupunta tayo sa barangay hall at iinitin natin si Kapitan Karyong. Kung nainis na siya, natural palalayasin tayo. Mumurahin tayo kapag galit na. Simulan na nating mag-video. Yun ang gamitin natin na ebidensya para magsampanin ang kaso laban sa kanya. Buti naman at malinaw sa'yo. Kaya humanda ka na. Pupunta na tayo ngayon din sa barangay hall at gawin natin ang ating misyon. Let's go, Lola Pilang! Let's go! Bunjeng! Kapitan! Embreng, bakit? Anong nangyari? Bakit ka humahangos na nagpunta rito? Ay, Kapitan, narinig ko ang usapan nila Aling Pilang at ni Bunjeng. Ano naman ang narinig mong pinag-usapan nila? Tungkol ba yan kay Kagawad Asyong? Ay, oo, Kapitan. Ay, nako, may masamang binabalak sila sa'yo. May masamang binabalak si Asyong sa akin. Ano yan? Gusto nilang gumanti at gagamitin sila Bunjeng at Aling Pilang. Pupunta sila rito sa barangay hall at iinisin kanila ka. At kapag nainis ka na, sisimulan na nilang i-video ang nangyayari. Hihintayin nilang mumurahin mo sila. At yun ang gagamitin nilang ebidensya para magsampa rin ng kaso laban sa'yo? Ganun ba? Ang mga walang hiya. Uukap! Kapag nagpunta sila rito, iinisin ka, ayayaan mo lang sila, huwag mo silang patulan. Huwag kang umimik at ako ang magbibidyo sa kanila. At sasampahan din natin sila ng kaso. Kulasa! Nasaan ang bubong kapitan ninyo? Oo!
Nasaan ang bubong kapitan, ha? Hindi alam ang ginagawa. Ha? Ay, nandyan siya sa opisina niya. Nagpapahinga? Ay, nagpapalamig na naman. Palabasin niyo siya. Dahil gusto namin siyang kausapin. Kap, lumabas ka raw. May kakausap daw sa iyo. Eh, buti naman at lumabas ka, gunggong na kapitan. Oo, gunggong na kapitan. Wala kang alam gawin kundi malait. Sige, bubugin mo kami ni Lola Pilang. Ah, sige. Bugbugin mo na kami. Mjeng, ihanda mo na yung camera ng cellphone mo. Kapag sasaktan na tayo, i-video mo kaagad, ha? Opo, Lola. Nakahanda na. Oy, kapitan na gunggong. Sige, santukin mo ako. Bugbugin mo kami. Sige, sige. Duwag kang kapitan. Duwag, duwag! Duwag! Bakla ka, kapitan. Bakla! Pwee! Ah, Lola. Huh? Parang wala siya naririnig. Parang hindi yata nagagalit sa sinasabi natin. Ay, oo nga eh. Huh? Sige, laitin natin para magalit. Eh, kapag nagalit na, ay, i-video mo ka agad. Oo, Lola. Oo. Walang nagawa sina Aling Pilang at Bonjing. Nabigo sila sa kanilang pinaplano. Ay, oo, Pining. Nakaready na pala ang pagbibidyo ni Bonjing. Hinintay nilang magsalita si Kapitan, pero wala silang narinig na sinabi ni Kapitan. Nginingit yan lang sila ni Kapitan. Pero nag-video si Ambling. Oo, Pining. At yun ang gagamiting ebidensya para masampahan din ng kaso ang dalawang alipuris ni Kagawad Asyong. Kakasuhan daw sila ng oral defamation at malicious mischief dahil sinabing bobo si Kapitan at tangaraw. Salot daw sa barangay si Kapitan. At sinira pa ang cellphone ni Ambling nang ibinidyo niya sila. Buti na lang, nag-video rin ako. Ay, oo nga eh. Kaya malas ng dalawa, pati sila, nadamay sa kagagawa ni Kagawad Asyong. Buti nga sa kanila. Kailang makasuhan na sila para sila'y magtanda. Aling Pilang, Bunjeng, kumusta ang lakad niyo? Nagtagumpay ba kayo, ha? Kagawad. Oh. Malas. Masamang nangyari. Oo, Kagawad. Napakasamang nangyari. Bakit? Anong nangyari? Ay, hindi nagalit si Kapitan. Kahit pinagsabihan na namin siya ng masasamang salita. Pero, nabidyuhan pala kami ni Ambling at Pining at kakasuhan daw kami ng oral defamation at malicious mischief. Patay! Si Shirley, matagal nang hindi sumabog ang bulkan. Pumasok ka kaagad sa kwarto natin pagkatapos mong masahihin si Colonel, ha? Oo, Roy. Sige, pumunta ka na doon sa kwarto natin. Hintayin mo lang ako doon, ha? Sige, Shirley. Talagang sabik na ako sa'yo. Mahigit 6 na buwan nang hindi sumabog ang bulkan, eh. Kaya punong-puno na ang lava. Sige, tiisin mo muna. Maghintay ka lang doon sa kwarto natin. Dahil pagbibigyan kita sa gabing ito. Wow. Parang sasabog na ang volcan, Shirley. Excited na ako. Excited na. Pumasok ka na doon sa kwarto natin. Hintayin mo na ako doon. Oo, Shirley.
papasok na ako sa kwarto natin. Oh, Shirley. Sabik na ako. Dalian mo, pumasok ka na dito sa kwarto. Excited na talaga ako. Roy, papasok na ako sa kwarto natin. Nandyan na siya. Nandyan na siya. Oh, Shirley. Sabik na ako talaga. Shirley, ang bango-bango mo, Shirley. Stop. Dahan-dahan na, Roy. Huwag kang magmadali. Bakit? Ano sa'yo? Shirley, malas. Di ko napigilan. Sumabog ng bulkan. Ano? Patay! Ano ka mo, Roy? Nahihiya ka kay Shirley? Bakit may nagawa ka bang kasalanan sa kanya? Eh, wala naman po, Colonel. Eh, talagang hiyang-hiya ako sa nangyari sa akin kahapon. Eh, ano bang nangyari sa'yo kahapon? Eh, matagal na kasi akong hindi naka-score sa kanya. Sabik na kami sa isa't isa. Pero pagkahalik ko lang sa kanya, sumabog na ang bulkan ko. Kaya wala akong nagawa sa kanya. Naawa tuli ako sa kanya, Karnal. Ikaw talaga, Roy. Akala ko kung ano na yung sasabihin mo sa akin. Eh, Karnal, huwag niyo nang sasabihin sa kanya na naikwento ko sa inyo, ha. Nakakahiya sa asawa ko. Oo, huwag kang mag-alala. Hindi naman ako chismoso, eh. Karnal, maraming salamat sa iyo, ha. Bakit ka naman nagpapasalamat sa akin? Dahil itinuring niyo na siyang tunay na anak, na ibibigay niyo sa kanya ang pagmamahal ng isang ama. Kasi bago kami magpakasal, eh, namatay ang tatay niya. Kaya buti na lang at nakilala niya kayo. Nagkaroon siya ng tatay. Eh, alam kong masayang masaya siya. Dahil itinuring niyo siyang parang tunay na anak. Eh, alam mo, Karnal, lagi kong sinasabihan ng asawa ko na magpakabait siya sa'yo. Ay, ganun pa. Salamat naman kung ganun. Eh, hayaan mo, Roy. Hindi ko papabayaan si Shirley. Mamahalin ko siya habang ako'y nabubuhay. Eh, salamat, Karnal. Maraming salamat. Napakatanga mo, Ray. Nagpasalamat ka pa sa kuya. Nakaw, hindi mo lang alam ang nangyayari. Halos gabi-gabi na pinasasabugan ni kuya ang asawa mo ng kanyon. Ay, tanga. Eh, Punyeng, anong sinisilip-silip mo dyan? Nakaw, Karyong, naiinis ako sa taong saksakan ng tanga. Ano ba na naman ang nagawa kong kasalanan sa'yo? Bakit mo naman ako sinabing saksakan ng tanga? Eh, kararating ko lang inaaway mo na kaagad ako. Eh, huwag ka naman sanang ganyan, Punyeng. Tanga! Hindi kita inaaway, Karyong! Eh, anong hindi mo ako inaaway na sinasabi mo? Eh, nakita ko, sinabi mong saksakan ako ng tanga. Bakit? Anong ibig sabihin yan? Di ba inaaway mo ako? Inaaway mo na naman ako, eh. Hindi ikaw ang sinasabi kong saksakan ng tanga. Eh, kung hindi ako, ay sino? Si Roy. Bakit mo naman sinabing saksakan ng tanga si Roy? Ipaliwanag mo nga sa akin yan, Punyeng. Kasi matagal ng lihim na nakirelasyon si Shirley kay kuya. Pero hindi pa niya nahalata hanggang ngayon. Ano po yung sinabi niyo, Aling Punyeng? Roy!
nalaman na kaya ni Roy na may lihim na relasyon si Colonel Agaton at si Shirley? Magiling naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Asunto sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!